No fear, good evening. Mag-unmute ka, bro. No. Hello? No appear. I'm sorry. Si Jerimaya lang yata niyan, bro. Ako si Jerimaya ito. Si Kape niya lang na yung isyong bubuksan niya ngayon, ibang issue naman. Sige, no fear, good evening. Hello. Alatang halata. Bago-bago na pangalan para hindi malata. Sige, kita ka na, go. Narinig po ba ako? O, naririnig ka, go ahead. Ilan po ba Diyos sa Katoliko? Ha? Ilan po ba ang Diyos sa Katoliko? Ilan ang Diyos sa Katoliko? Batay sa na-research mo, bro. Ilan, bro? Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ilan yon? Ayun. Batay sa aming aral, bro. Ilang Diyos yon? Tatlo. Saan mo nabasa sa aklat namin na yung tatlo na yon ay tatlong Diyos? Ilan po bang Ama? Hindi. Ang tanong ko sa iyo, saan aklat ng Katoliko mo nabasa na ang turo namin na meron kami tatlong Diyos? Yan nga, kaya tanong ko, ilan ang Ama? Kasi, ilan ang bro, sanak? Bro, sinisiguro ko lang bro na dito ang tinitira mo yung aral naming opisyal at hindi yung akala mo aral namin. Kasi pag akala mo aral namin, hindi kami yung ano mo, magiging invalido yung tanong mo. Para maging valido tanong mo, ibatay mo sa aral namin. Wala kaming turo kasi na mayroon tatlong Diyos eh. Ang aming turo, one God in three divine person. Wala kaming turong three gods. Ngayon, kung ang tanong mo about three gods, eh hindi kami ang dapat mong tanungin yan dahil wala kaming turong three gods. Ano, at magbigay siya ng ano, ng batayan o talata o kahit man lang Catholic doctrine para matalagang yung tanong mo. Kasi kung wala kang batayan, sister o brother, sa tanong mo, eh ang haka-haka yan, opinion, chismis yan. So ang mangyari, marites ka lang. Ganito gawin mo. Pag nagtanong ka, ayon sa doktrina, may tatlo kayong Diyos. Ayon dito, yan, anuin mo. Ibigay mo or basahin mo, ha? Para medyo hindi tayo magmukhang ano lang, no? Nahaka-haka. So make it clear ang lahat ng question po. With batayan. Isaiah 45:5. Meron mo mababasa ba doon na may tatlong Diyos? Hindi, basahin niyo po. Hindi, alam ko yung nasa talata, bro. Ang tanong ko kasi sa iyo, saan mo nabasa na meron kaming turong may tatlong Diyos? Hindi, bro. May nasaan bang Catholic Church may tatlong Diyos doon sa Isaiah? Layo na sagot mo, sister. Ang layo Catholic na doctrine ang tinatanong mo sa amin eh, ilan kayo, ilan Diyos nyo, Catholic. So ang specific mo, mayroong kabambatayan, Catholic doctrine, we have three gods. Doon, yun ang batayan mong ipakita. Yun ipakita mo bro, kasi natanong ka sa amin kung ilan ang Diyos namin. So tanongin kita ngayon, saan mo nabasa na meron kaming turo na three gods? Yung pinapabasa mong Isaiah 45:5, wala namang sinasabi dyan na ang Katoliko may tatlong Diyos. Ang tanong ko, saan mo nabasa yun para i-confirm natin aaral ba namin yun? Kasi kung aral namin, sasagot na kami. Pag hindi namin aral, ay naku, hindi kami sasagot na hindi namin aral. Sige, go. Ako at ang tatay ko, ilan kami? Ay, hindi yan ang tanong ko, bro. Hindi ko natanong kung ilan kayo ng tatay mo. Ang tanong ko, sabi mo kasi, meron kami turo na tatlo ang Diyos namin. So saan mong Katoliko nabasa yun? Ako at ang tatay ko, ilan kami? Hindi ka naman Diyos, bro. Eh. Ako, ang tatay ko, ilang kami? Orjando. Yes. sige, ganito. Ako ang sagot dyan, kapatid. No? Of course, ikaw at ang tatay mo, dalawa kayo. At yung nanay mo, tatlo kayo. Diba? Pero maniniwa, makinig ka muna, pero maniniwa na ka ba na... Dalawa kayo. Makinig kaya nga, tatlo nga kayo, kasama nanay mo eh. Pero maniniwala ka ba kung diba? Isa lang ang... Tatlo nga. Makinig ka muna, kapatid. No? Tatlo kayo.
O kaya nga tatlo o, kayo. O, diba tatlo? Eh na. Tatlo kayo pero iisa lang ang inyong esensya. Mali, tama. Ilang pamilya alin, kayo? Alin? Ilang pamilya kayo? Isa. O, oh. Ganun din ang Diyos. Tatlo persona, isang Diyos lang. Hindi. Ganto. Isa, Ben. Mahuli ka tuloy. Pamilya ang kayo. Ilang pamilya kayo? Pwede dyan, ito na lang pwede dyan, Ray. Ito na lang ha, no fear. Anong masasabi, boss? Anong masasabi mo sa Mateo 19:5 hanggang 6? For clarification lang. Paano pagsampu kami sa buong pamilya? Bro. Ang tanong ko, bro. Anong masasabi mo tungkol doon sa Mateo 19:5 at 6? Hindi. Ito tanong ko, paano pagsampu po kami sa magkapamilya? Ate, sampo. Sige, magbasa tayo ng marami. No? Eto, talata natin ha. Makinig ka mabuti sa talata ha. Galatia. Tres. Nababasa ako ha. Kahit sampo pa kayo lahat o ilang nahuli. Minuto kayo. Dyan, no? Nahuli na nga sa bibig niya eh, no? Eto, sabi dito. Ayan o. Oh. We are no longer Jews or Greeks or slaves or free men or even merely men or women. But we are all the same. We are Christians. We are one in Christ Jesus. O, ilan tayo lahat? Isa. Isa. O, ngayon. O, sige, go. Ano pang tanong mo? 1:17:3. Ilan ng Diyos? Ah, 17:3 na naman tayo. Walang sinasabi sa 17:3 kung ilan ang Diyos. Ah, wala sinasabi doon. Pabasa po. Oh, sige. Brother, ano, 17:3, ayan. Tapos, tatanungin kita kung ano ibig sabihin ng bugtong sa'yo, ha? Ayon sa Biblia, ha? Okay. Ayan. Kasi ang gusto niya babasa, yung bugtong. Oh, sige. Clear at itong bugtong. 17:3 in the book of John, ito ang sinasabi. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos isa, na tunay ang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. So ang tanong ngayon diyan, yung ano, yung iisa, anong unawa mo diyan, iisa? Sinong iisa? Yung ano sino yung anong unawa mo sa iisang Diyos? Siya lang ang siya lang. Hindi, anong unawa mo sa iisang Diyos? Ano ang unawa mo sa isang Diyos? Po. Hindi, nakikipag-ano to eh. Ha, sige, Brother Romel Palma? Brother bro. Romel? Yes, bro. Saan nga mababasa ni Sips na si Kristo ay iisang Panginoon? Sa ano yata yun eh? Nasa ano yun eh? Corinto. Mukhang nasa Judas 1:4, no? Double check ko lang. Judas 1:4. Ito. Yan, ito. Sabi, sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lehim. Iyaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito. Mga dibanal na pinalitan ng kalibugan ng biyaya ng ating Diyos na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesu Kristo. Tanong, dito iisang Panginoon si Jesu Kristo. Siya lang ba ang Panginoon? No fear. Ha? No fear? Pakisagot? Magkikipaglaro ka sa amin sa term na iisa? Sige. Ano yung kita to? Babanatan kita rito ngayon. Ano dito? Sabi dito sa Judas 1:4, iisang guro at Panginoon. O, iisang Panginoon si Jesucristo. Tanong, siya lang ba ang Panginoon? Ano, fair, unmute ka na. Sige. Laruin mo ako sa term na iisa? Sige, bro. Ang Panginoong Diyos po ay isa. Hindi, ang tanong ko sa iyo dito sa Judas 1:4, iisang Panginoon si Jesucristo. Tanong, siya lang ba ang Panginoon? Ginawa pong Panginoon. Ang tanong ko sa iyo, ulitin ko. Well, nagkikipaglaro ka sa akin sa term na iisang Diyos. So, dito tayo ngayon sa iisang Panginoon. Ha? The same lang ha, the same lang. Iisang Diyos, iisang Panginoon. Ang tanong ko, siya lang ba ang Panginoon? Ginawa nga po. Ginawa ang Panginoon. Hindi ko tinanong kung ginawa. Ang tanong ko sa iyo, ayon sa talatang ito, iisang Panginoon si Kristo. Tanong, siya lang ba ang Panginoon?
ang Panginoong Diyos po. So hindi lang siya ang Panginoon. Kahit ang nakalagay dyan, iisang Panginoon. Hindi. Anong hindi? Iisang ang Panginoon. Sa talata, ang nakalagay sa talata, si Jesus Cristo ay iisang Panginoon natin. Iisang Panginoon natin. Ang tanong ko sa iyo, yun bang term iisang Panginoon, siya lang bang Panginoon? Yes or no? Meron, yung Panginoong Diyos nga po. O ba't sinabi nito na iisang Panginoon si Jesus Cristo? Ginawa pong Panginoon. Saan nakalagay dyan na ginawa siyang Panginoon? Wait lang po ha. Takbo ka sa gawa. Judas 1:4 tinatanong ko sa iyo. Hindi ang aklat ng gawa. Para kang palaka, talon ng talon. Sagutin mo yan. Kasi distinct grammar po. Lang. Iisang grammar lang yan. Eto. Mabasa ko talata sa iyo ha. Eto, sige, mga mabasa gawa. Ko. 1 John 5:20. Eto, 1 John 5:20. Doon ka nakipaglaro sa akin. Sige, eto. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino ang buhay na walang hanggan dito? Si Hesukristo po. Siya ang buhay na walang hanggan at ang Diyos na tunay. Tama. Hindi. Oh, anong hindi? Eh, siya lang ginamit ito, hindi sila. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino rito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan? Ang Diyos po. So ang Diyos, sino nga ang tunay na Diyos ito at buhay na walang hanggan? Ang Ama po. Ang Ama. So yung buhay na walang hanggan, ang Ama? Yes po. Kung mabasa ko na ang buhay na walang hanggan ay kasama ng Ama. Basahin niyo po. Kung mabasa ko, aminin mo mali ka. Basahin niyo po. Yung nga, kung mabasa ko nga, aminin mo mali ka nga. Hindi. Oh. Ano ba naman to, Atlas Abante? Ano ka ba naman? Abot nando, pakibasa ng anong... Bro, pakibasa ng yung John 20, 28 pro Jando. May tanong ako sa kanya. Basta basahin ko dito, ha? Oo, oh, sige, basahin mo, bro. Atin mo sa mga sa unang Juan, uno-uno hanggang... ito, usahin ko lang sa unang Juan, uno-uno. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ang aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinatotohanan namin, ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Tanong, sino ang buhay na walang hanggan? Ang Ama. Ang Ama. Ang sabi dito, nakita namin siya. Ang Ama po. Nakita nila ang Ama? Basa, Ama. Basahin mo ngayon dyan, 2028, bro. Basahin mo. May tanong ako sa kanya dyan. At atin lang klaruhin sa muna to, ano? Dahil, oh, brother, ano, no fear, huwag ka munang matakot. Sakutin mo muna ito. Nakita namin siya. Sino nakita nila? Ang Ama o ang anak? Uy, huwag ka muna matakot. No fear. Sabi dito, nakita namin siya. Sino nakita nila? Babasa po ulit. Nahayag ang ito. Ating balikan sa uno. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya. Nasa simula pa siya na. Ang salitang nagbibigay buhay. Siya ang aming narinig at nakita.
napakasdan at nahawakan. Sino yan? Si Kristo. Verse 2. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya. Sino yan? Si Kristo po. Okay. At pinatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Sino yan? Si Kristo po. So si Kristo ang buhay na walang hanggan, tama? Hindi po. Ano ba naman ito ato sa bante? Kawawa naman si Nofir. O sige. Ay, yeah, bro, 2028 naman tayo. Si Brother Junin okay. ang mag-i-investigate sa'yo. Sabi, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Brother Junre. Ano ang sinabi bro ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko o Panginoon ko hindi ko Diyos? Nagulat lang po siya dyan. Nagulat ka. Nagulat. O sige, brother, Junre, magbigyan natin nagulat siya, Brother Junre. Hindi yun ang tanong ko, bro, kung nagulat. Hindi yun ang tanong ko kung nagulat pa. Ang tanong ko, simple lang. Ayon sa talata, ano ang sinabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko o Panginoon ko na hindi Diyos? Ayan, sagot. Di ba pag nagugulat ka, napapasabi ka? Hindi yan ang tanong kung nagulat pa siya o hindi. Hindi yan ang tanong kung nagulat pa siya o hindi. Kasi kung papasahin mga konteksto niyan, walang nagulat dyan. No, si ventilation lang nagsabi na nagulat. Pero papasahin mo, walang nagulat. Okay? Ulitin ko yung tanong, ayon sa nabasa sa talata, ano ang sinabi ni San Tomas? Panginoon ko at Diyos ko o Panginoon ko na hindi Diyos? Ano? Ano? No fear. No fear. Genre. Oh, bro, Wendell. Iba yung nagulat. Diyos ko po. May po. Ano sana? Nawala. Nawala na. No fear. Oh, sige. Nag-mute siya. Sige, balikan natin. No fair? No fair. Magsalita ka na, no fair. Parang yes, awa. Inimute niyo ako? Inimute niyo ako? Hindi kami no-mute. Hinihinga ka nga ng sagot eh. Balikan ang tanong. Ano daw ang mababasa dyan na sinabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko ba ang sinabi niya? O Panginoon ko na hindi Diyos? Ano sinabi niya dyan? Pwede pa ako magpaliwanag dyan? Ay, hindi ka muna ang paliwanag dyan. Tinatanong ka muna bro kung anong mababasa dyan bro para maging maliwanag tayo, no? Para makausad tayo. Ano ba mababasa dyan bro na sinabi ni Tomas? Yan ba Panginoon ko at Diyos ko o Panginoon ko na hindi ko Diyos? Sa Juan 20:24 po. Basahin niyo po. Hindi. Ang tanong bro, hindi ang tanong. Ang tanong niya, ano ang mababasa sa Juan 20:28 na sinabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko ba ang sinabi niya? O Panginoon ko na hindi ko Diyos? Sagot. Sagot ako. Pero may paliwanag. Sige, go. Sagot muna bago paliwanag. Sige, go. Malinaw naman nakalagay dyan. Panginoon ko at Diyos ko. Yay! Maliwanag ka na. Paliwanag mo? Balik po kayo sa 1:20:24. Sige, 1:20:24. Tingnan natin ang 20:24. Ngunit si Tomas na tinawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Then? Absent pala talaga si Tomas. Sa panahon. Pero hindi sinabi na nagulat si Tomas. Saan sa talata na nagulat si Tomas? Bro. Pwede ba ano? Pwede ba ako diyan? Sabi niya nagulat si Tomas. Ating ituloy ang basa para makita ang panluloko. Eto. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang kamay
at hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga yot na hawakan ng kanyang tagiliran. Brother, sinabihan na siya, brother, na nagpakitang Panginoon. May at reason saka, ba na magulat siya? At saka, brother, sa ayon sa binasa mo, handang-handa si Tomas. Yes, handa na siya. Sinabihan siya, brother, no fear, sinabihan siya na nagpakita ang Panginoon. Sa tingin mo, magugulat pa ba yan? Ayun na nga, ang paniniwala ni Tomas, to see is to hindi. Believe. Sagutin mo. Ang sagutin mo, sinabihan na siya. Sinabihan na siya na nagpakita ang Diyos. Kahit to see is to believe pa yan. Sinabihan na siya na nagpakita ang Panginoon sa kanya. Ang tanong, magugulat pa ba siya? Eh, ang daming nagsabing nakita, nagpakita? Wait lang, pwede pa bigyan niyo ako isang minuto para magpaliwanag? Yeah, sagutin mo na lang. Dahil kung hindi, lipat ako ng ibang tanong kasi nakikipagsubukan ka sa amin eh. Sana maganda yung tanong mo nung una. Miss, ano? Nagsabi ako sa kanila na magpaparaan po kayo. Sige, go. Paliwanag ako ha. Ayan na nga ang paniniwala ni Tomas. To see is to believe. Di siya sasampalataya kung di niya maisuot ang kamay niya sa mga pinagpakuan at sa tagiliran. Sapagkat di siya niniwala na nakikita nila si Kristo. Ngayon, ang mga sumusunod na pangyari, narito po. 1:20:26. Ito naman ngayon. Makalipas ang isang linggo, muling nakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad kasama nila si Tomas. Nakasara mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Oh. Ito na po, kasama na si Tomas at dumating na muli si Kristo. At nagpakita sa kanila. Paano po, pinatunayan ni Kristo kay Tomas? Narito po, 1:20:27. 1:20:27. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang magalinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Pinatutunayan naman po ni Kristo at mismo kay Tomas para siya ay sumampalataya. Ano ang reaksyon at sagot nito? Saan dyan yung ano? Huwag ka nang magulat pa. Nasaan dyan? At bro, yung ito pagkasabi niya ang Panginoon ko at Diyos ko, late na. Nag-usap na nga sila eh. Nag-usap na nga eh. Nag-usap na nga, nagulat pa. Ano bang klaseng interpretation niya? Nagulat na nga eh. Ay, nag-usap na. Wait lang. Pinagtutulungan niyo ako. Bro Jando, pwede bang makatanong sa kanya sa kanyang sinasabi, bro? Sige, brother Romel, ikaw naman, banatan mo. Okay, isa lang po, hindi ko alam yung pangalan kasi hindi naman binanggit dito, no fear lang yung nagay. Okay, ito lang yung aking gustong i-clarify po sa statement mo, kapatid, na INC. Yung sabi mong, yun nga, nagulat si Tomas noong sinabi niyang Panginoon ko at Diyos ko. Tanong ko sa iyo, kapatid, noong sinabi ba ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko, yun ba ay mali o tama? Sumagot po ako. Sumagot ka. Makikita po natin ng pagkasunod na pangyayari. Bro, hindi yan yung tanong ko, bro. Bro, hindi yan tanong ko. Wait lang po. Oo nga, sagutin mo yung tanong ko. Hindi kasi yung tanong. Bro, hindi yan yung hindi yan yung tinatanong ko. Oo nga, bro, sandali. Gusto kong sagutin mo muna yung tanong ko. Mali ba o tama yung sinabi ni Santo Tomas na Panginoon ko at Diyos ko? Sagutin mo muna. Mali o tama? Magpapaliwanag po ako. Mali ba o tama? Diyan muna. Walang mali sa Biblia po. Okay, ibig sabihin, tama yung sinabi ni Santo Tomas na Panginoon ko at Diyos ko? Wait lang, kaya nga magpapaliwanag po ako. Oy, kaya nga, nililinaw natin, nililiwanag natin, hindi sa mali na sinabi ni Santo Tomas na Panginoon ko at Diyos ko. Magpapaliwanag nga po ako. Oo nga, i-confirm ko lang. Sagutin mo muna ng late up yung tanong ni Romel. Mali ba ang sinabi ni Tomas o hindi? Mali o hindi? Alin sa dalawa? Nagulat po. Hindi po, yun yung tanong. Yan, ang labo. Wait lang ha, brother, no fear.
Kasi kanina kasi nakipagsubukan ka, sana kung ano, yung sagot, tinanggap mo na. Pero dahil nakipagkontrahan ka, ikaw masusubukin ngayon. Yan kasi ang aming patakaran sa punto por punto. Kapag kami tinanong, kami sasagot. Lalo na kung ang tanong ay valido. Pero kung ang paunang tanong invalido na, alam na namin magkikipagsubukan yan. Pag nagkipagsubukan ka, talagang lagot ka dahil talagang uusisahin ka namin para maklarify kung sino ba ang nasa tama. Ngayon, ang tanong ni Brother Romel Palma, tama ba ang sinabi ni Tomas o mali siya? Tama yan, walang mali yan. Yung Brother Romel, nasagot na niya Brother Romel. So ang follow-up niya ngayon, yun ay nagulat. So Brother, para kami maniwala sa inyong interpretation na siya ay nagulat, sino bang Bible scholar ang nagsabi na nagulat si Tomas? Wait lang po, pwede po akong magpaliwanag dyan sa talatang yan? Okay, magpaliwanag ka bro. Tapos kailangan mo sagutin yung tanong na yun na suportado ng legit ni Bible scholar na talaga nagulat si Tomas. Sige, go. Hindi po, magpapaliwanag po ako sa sinabi niya kanina. Sa talatang yan. Walang Bible scholar, tao lang yan. Katsi. Hello. Hello po. Oh, sige. Sige lang sa mga. Bro John Ray, naririnig ko po. Ay, sorry. Sige. Kapatid na... Pwede na po ba? Ay, Inse. Sige. Kapaliwanag po ko, ha? Mm-hmm. Opo. Panginoon ko at Diyos ko, kung ating pong pansinin, nasabi lamang ni Tomas ang gantong salita, pagkatapos pinakita ni Kristo at sinabi ng ganito, itait ang iyong kamay, isuot sa aking tagiliran. Malinaw po, sa bagay ito, kung paano pinatunayan ni Kristo sa gantong paraan ay sasampalataya sila. At ating pag-aralan, sino-sino ba ang tinutukoy at tinawag ni Tomas na Panginoon po at Diyos ko? Malinaw po na dalawa ang tinutukoy ni Tomas. Ano ba ang paniniwala ng mga apostol dito? 1 Corinto 8:6. Pabasa. Wait lang bro. Bigla ka tumulong sa 1 Corinto. Huwag kang tumulong muna. Diyan muna sa diyan. Wait lang. Ano yan? Misleading yun. Bigla kang tumulong sa 1 Corinto 8:6. Diba? Sabi mo, dalawa ang tinutukoy doon ni Tomas. Dalawa. So, i-confirm natin yan bro kung totoo sinasabi mo. Ano na dalawa ang tinutukoy ni Tomas. Okay. Sinong legit na Bible scholar ang nagsabi na dalawa ang tinutukoy dyan ni Tomas? Sino? Bible scholar na naman. Ako lang natural, yan. Bro, kasi sa inyo kasi, yan. Bro, natural. Sa inyo kasi napakahilig nyong mag-private interpretation. Kaya para maalaman natin kung yan ay private interpretation lang o legit na yan nga ang konteksto, kailangan suportado ng 3 hanggang 4 na Bible scholar, Protestant Bible scholar o kahit na Catholic Bible scholar. Ang tanong ko sa iyo ngayon, sinong legit confirmed na Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mo para hindi lumitaw na sariling haka mo lang yan na dalawa tinutukoy dyan ni Tomas? Sino? Wala pong Bible scholar. Pero may paliwanag. Wala. So inaamin mo ngayon na sarili nyo lang unawa yung binabanggit mo at hindi suportado ng mga Bible scholar. Hindi. Kasi itong mga Bible scholar ay tao lang. Yes, tao ito. Tao ka ba o hindi? Ah, sige, Berjando. Berjando. Sige, tao ka. Kung ayaw, Berjando. Yes. Ayaw niya maniwala sa mga scholar kasi tao lang daw. Paano kung ang Diyos na magsabi na totoo yun, maniniwala ka na? Naalin. Na ang nagpahayag doon sa sinabi ni Apostol na si Tomas ay ang nag-udyok noon ay hindi lang si Tomas kundi ang Diyos Espiritu mismo. Maniwala ka. Na sinabi yun ni Tomas hindi dahil sa kanyang
hindi lamang dahil sa kaniyang sariling unawa na Diyos si Kristo, kundi yun ay udyok ng Espiritu Santo. Maniniwala ka doon? Ulit-ulit po. Nawawala po. Okay, ganito. Kasi ayaw maniwala sa mga eskala kasi tao lang daw, sabi mo. So, what if kung mabasa natin sa Biblia na yung sinabi ng mga propeta, yung mga apostol, ay udyok ng Espiritu Santo. So, maniniwala ka na kasi Espiritu Santo na ang nag-udyok na ang sinabi ng mga propeta at mga apostol ay galing sa Diyos. Maniniwala ka na. Huwag muna po tayo lumayo. Dito muna tayo. Hindi na tayo lumayo kasi ayaw mo kasi sa mga sinabi ng scholar, ayaw mo na pahayag nila. So, biblical naman to, no? Na ang sinabi ng mga propeta, pati ng mga apostol, ay udyok yan ng Espiritu Santo. So, maniniwala ka na ngayon. Na yung sinabi ni Thomas ay galing yun sa Diyos. Dito muna tayo sa 1:20:28. Hindi. Kaya nga, dyan nga sa 2:28, yan nga. Yang sinabi ni Thomas dyan, maniniwala ka ba na yan ay udyok ng Diyos, hindi kay Thomas lang? Basahin niyo po. Basahin niyo di manini- po. O kung mabasa na yan ay udyok ng Diyos, ang lahat ng sinabi ng propeta ay udyok ng Diyos, so maniniwala ka na na yun ay galing sa Diyos talaga at totoong Diyos si Kristo. Yan lang, i-confirm ko muna bago natin basahin. Sige po, pero... Oh, sige, pero, sige bro, dyan, pero, basahin mo yung... O oh, sige, basahin mo bro, dyan do yung... Unang Pedro do ay kalawang Pedro 1:21 bro dyan do. Ikalawang Pedro 1:21. Okay, unang Pedro 2:21 yata. Sige, sige, try mo muna yan. 2:21. Second. Double check mo muna bro dyan. Second Peter 1:21. Second Peter 1:21. Oh, Second Peter 1:21. Okay, 1:21 na Second Peter. Sapagkat, do, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yan. Ang sinabi nila ay galing sa Diyos na ipinahayag ng Espiritu Santo. So yung sinabi ni Tomas, galing yun sa Diyos. Maniniwala ka na ngayon na Diyos talaga si Kristo. Hindi yan mga scholar lang. Diyos na mismo nagsabi. So maniniwala ka na. Ako naman. Okay, bad shot na. Bro Jando. Sige bro, meron ka bang ibang tanong bro? Brad. Last question na lang tayo. Emmanuel. Sabi niya, ayaw niya maniwala sa mga Bible scholar tao lang. Hmm. Mga ministro niya siguro nagturo sa kanya, hindi tao. Ang anghel kasi sila. Anghel. Ito na lang brother, ano brother, no fear dahil nakapuntos na si brother Junry doon, inamin mo na, lipat na lang tayo. Anong gusto mong itanong brother no fear? Dapat balikan ng question na. Hindi, dito pa rin tayo. Sige, anong gusto mong itanong sa bagay na yan? Ako naman po magpapaliwanag. Mapapaliwanag ka? O sige, paliwanag ka naman uli. Okay, ganda. Ang dahilan ng pagkakasabi ni Thomas na Panginoon ko at Diyos ko, ngayon, dito tayo. Ano naman ang dapat natin mapansin? Ang mga alagad ni Kristo at si Thomas ay nakita siya ng harapan. Kung ating basahin muli ang talata sa taas na post mula sa 1:20:19 ay kung saan nagpakita si Kristo sa mga alagad niya. Ano pala ang reaksyon ng kanyang mga alagad? Ganon din ang ating mababasa. Lucas 24:36-37. At sa mga... Teka, bro. Wait lang, bro. Ano yung sinabi mo kanina? Hindi ko maintindihan eh. Yung boses mo kasi sinasadya mong palpalitin eh. Ano yan? Kung nagpakita si Kristo sa mga alagad niya, ano pala ang reaksyon ng mga alagad? Ganito din ang ating mababasa. Lucas 36:37. At samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumatayo sa gitna nila at sa kanilang nagsabi, "Kapayapaan sa mga sa inyo." Natapwat sila'y kinilabutan at nangahintakutan at inakala nila na nakita sila ng isang espiritu. Malinapos na sila ay nag-akala na nakakita ng espiritu. Mas lalo na si Tomas na siyang personal na kinakita ni Kristo.
ito naman po. Okay. Wait, wait, wait. Wait, bro, bro, pwede ba magtanong? Makinig ka muna. Hindi, ikaw na paliwanag ko tatanungin. Oh, Brojando, wait lang, Brojando. Bro, alam mo bro, hindi sa reaction ang pinag-uusapan dito. Saan galing yung sinabi ni Tomas? Aminado ka nga sa Diyos eh. Binasa na natin galing sa Diyos eh. Ba't ka pa magdi-deny? Wala yan sa reaction. May kaklaruin lang ako ha. Doon sa binasa niya ngayon sa Lucas, nandun ba si Tomas o wala? Basahin po. Lucas 24. Nagutin mo na lang bro, nandun o wala? Basahin niyo po. Hindi, wag mo nang binasa mo na kanina eh. So tanong ko sa iyo, nung nangyari 'yon, nandoon ba si Tomas nung sila ay nagkulantang? Nandoon ba si Tomas? Absent ka po. Ngayon, absent. Yung mga sinabi mo na sila ay nag-akalang nakakita ng multo. Sila ba'y napagsabihan na nagpakita si Kristo o wala? Eh nakalagay 'yo. Dapat. Ang tanong sa iyo, napagsabihan na ba sila? Na before yun nangyari, napagsabihan na ba sila na si Kristo nagpakita na? Hindi pa. O, hindi pa. So normal talaga magulat. Ito naman tayo sa Tomas. Kay Tomas naman tayo ngayon na sinabihan na. Ang tanong ko sa iyo, anong may papaliwanag mo sa akin sa siyensya na sinabihan ka na magugulat ka pa? Hindi nga siya naniniwala una, di ba? Halimbawa ganito, sabihan kita ngayon. Bro, pag uwi mo sa bahay, may mga taong nakatago doon, nagpe-prepare ng ano mo, surprise birthday. Tanong ko sa'yo, pagdating mo sa bahay, nagsigawan sila, happy birthday! Magugulat ka pa ba o hindi na? Hindi nga siya nakiniwala una. Hindi siya makakaniwala. Hindi, ang tanong ko, kung sakaling umuwi ka at may nagsabi sa'yo na isang tao, bro, pagdating mo sa bahay, may mga taong nagtatago roon at magso-surprise greet sa'yo ng happy birthday. Ngayon, pagdating mo sa bahay, nagsigawan na yung mag-surprise gift ng happy birthday. Ang tanong ko sa'yo, magugulat ka pa ba? Ngayong may nagsabi na sa'yo na may magso-surprise greet sa'yo. Hindi nga siya makapaniwala eh. Hindi yan ang tanong ko kung makapaniwala ba o hindi. Ang tanong ko, magugulat ka pa ba kung may nagsabi na sa iyo na sa bahay mo may nagtatago doon at mag-surprise greet sa iyo ng happy birthday. Pagdating mo sa bahay, nagsigawan sila ng happy birthday. Ang tanong ko sa iyo, magugulat ka pa ba? Iba naman kasi yan. Eh yung kay Tomas, hindi siya makapaniwala. Hindi, may nagsabi na sa iyo eh. Gaya ni Tomas, may nagsabi na sa kanya eh. The same lang yan. O mo sabihing iba yan. Eh sa kay Tomas, may nagsabi na. Yung mga nauna. Ngayon ikaw naman, pinagsabihan ka naman na may pagdating mo sa bahay, may nakatagong mga tao doon at mag-greet lang happy birthday sa iyo. Surprise. Tanong ko, eh surprise yon pagdating mo magbiglang nagsigawan happy birthday at dahil na-inform ka na magugulat ka pa ba, yes or no? Hindi na. Ayun, so ayan, nasukuha ng punto bro. Pangalawa ligaw na ligaw tong si sister o brother, no? Iniipit pag hirap na hirap ka sa pag-ipit ng boses mo. Alam mo, ligaw na ligaw ka dun sa sinasabi ng ministro mong nagulat. Unang-una, sinabihan na, darating. Pangalawa, nakausap na. Yung sinasabi mong Panginoon ko, Diyos ko nagulat, ano yun? Delayed reaction? Delayed? Kailan ka nakakita ang nagulat na nahuli ang gulat kaysa dun sa... Nahuli na yung gulat kaysa dun nakita na yung nakausap. Tapos kahuli mo yan ang gulat. Delayed reaction. Delayed reaction. Saka na ligaw ka ng ministro ko bro. Umalis ka na dyan. At saka mga kapatid, malinaw na inami naman yan. Tama yung sinabi ni Apostol. No? Lalo sa Libro Romel. Walang mali sa Biblia. Tapos, kung tinanong ko naman siya, aminado na siya na yung pala mga pinasasabi nila galing sa Diyos. So ano ba bang ipagpipilit mo yung nagulat? Nung una, wala kang mabasa sa Biblia na nagulat. Si Joe Vitilacion lang ang nagsabi niya nung debate niya sa SDA na si Brother Johnson. Ministro nga lang nila bro. Kaya nga ikaw eh. Wala namang Bible scholar na magpapatuloy. Sigaw na yan.
Si Richard Thompson yung kalaban niya. Brother Richard Thompson pala, si Brother Richard Thompson. Oh, kasi nanonood kami bro, kahit pa kami mga debater, pinapanood namin yung mga argumento nyo, kaya alam namin yan. Wag mong dalhin sa amin yan kasi kawawa ka lang. No? Hindi yan magsisilbi sa amin. Bago ka maniwala, ikaw, bro. Bago ka maniwala sa interpretation, lalo na kung ang interpretation ay bago lang ginawa, bago ka maniwala, i-double check ko muna sa mga Bible scholar para malaman kung tama ba ang interpretation o proven na ba talaga. Yan kasi akalain mo ha, ang mga Bible scholar pumupunta yan mismo sa mga lugar ng kaganapan sa Biblia. Nagsasaliksik yan doon physically. Siyempre, bago yan magdeklara ng mga bagay is aalamin muna nila kung yan ba talaga ang katotohanan o hindi. Ngayon, yung kanilang statement, kailangan suportado rin yan ng ibang Bible scholar. Ibig sabihin, kung tama ang unawa mo, magiging ganun din ang unawa ng iba dahil nagsasaliksik din sila eh. Ganun dapat. Hindi pwede na kayo lang ang bukod tanging nagsabi, yung relihiyon nyo lang ang bukod tanging nagsabi na nagulat, pero mga legit na Bible scholar, kahit apat, hindi sumusuporta sa inyo. Imposible naman. At saka, Bro Jando, at saka kapatid, no, na si No Fear, ito lang advice namin sa iyo, bro, no? Letra po letra sa Bible, bro. Kaya ka namin bigyan na pulong, na sampo. Sampo na teksto na nagsabi si Kristo ay Diyos. Letra po letra. Pero, ikaw hindi ka makapagpakita sa amin ni isang talata na siya ay hindi Diyos. Bigyan mo kami ng isang talata, bibigyan ka namin ng sampo. Sige, magbibigay po ako. O sige, saan? Yung sinabi na hindi siya Diyos ha, si Kristo ay hindi Diyos. Isaiah 11:9. Sandali. Iklaruhin muna natin bro John Ray at bro Jando. Okay, klaruhin natin. Ang Katoliko ay naniniwala na si Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos 100%. Kaya wala tayong tutor kung patunayan niyang tao si Kristo. Hindi natin tinututulan niyan kasi pinaniniwalaan natin. Dapat ang ipakita niya na sinabi talaga na si Kristo ay hindi Diyos. Ayun nga bro, ang tanong ni Brother John Ray, meron ba daw talata kahit isa lang na nagsabi na si Kristo ay hindi Diyos? Ang kinuha niya Oseas 11:9. Bakit? Pinakilala na ba si Kristo doon sa ano Oseas, No Fear? Old Testament. No Fear, pinakilala na ba sa panahon ni Oseas si Heso Kristo? So, hindi pa nag-exist si Kristo. Hindi ko tinatanong kung nag-i-exist pa siya niyan. Tanong ko, pinakilala na ba? Hindi pa nga nag-i-exist. Hindi ko tinatanong kung nag-i-exist na ba o hindi. Ang tanong ko, pinakilala na ba o hindi pa? Wala siya sa old eh. Hindi pa. O hindi pa. Ngayon, tanong ko naman sa iyo ngayon. Ang tanong ni John Ray, kanina, saang talata mo nabasa na sinasabi si Kristo, sabihin pinakilala, si Kristo ay hindi Diyos. Saan talata yun? Sasagot na ako. Sige, go. Juan 8:40. Ako'y tao. Oseas 11:9. Walang problema yan, bro. Dahil si Kristo nagkatawang tao. Walang problema yan. Ang tanong sa iyo, hindi Diyos. Pinaliwanag na ni Bro Romil sa iyo, walang problema sa pagiging tao ni Kristo kasi siya 100% man, 100% God. Hindi tayo nag-uusap sa kanyang pagkatao dahil dual nature siya. Ang pinag-uusapan natin kung siya ba ay tunay na Diyos kasi kami kaya ka namin bigyan kahit ilang talata. Ikaw, kaya mo ba kami bigyan kahit isa lang? Kahit isa lang na talata sa Biblia na nagsabi, si Kristo ay hindi tao. Kasi bibigyan kita kahit sampo. Hindi Diyos. Hindi Diyos pala. Hindi Diyos. Hindi Diyos. Bro, yung pagiging si Kristo kaya tao kasi nagkatawang tao. Kaya, alam ba talagang may tao? Nung sabihin niyang ako'y tao dahil siya ay nagkatawang tao. And Jesus became a human being. Siya ay naging tao. Ayan ha, naging tao. Dahil naging tao, hindi yan talagang tao. Kaya nga naging tao. Para bang ano ba, may nakita akong tao doon sa kalye, tapos tumakbo, pagdating sa ano, sa damuhan, naging pusa. O hindi na talaga pusa yun. Hindi ba? So, No Fear, ito yung ano ko sa'yo.
Ang tanong niya, saang talata mababasa natin na si Kristo ay hindi Diyos? Hindi tanong kung tao ba o hindi, kasi alam naman namin na siya ay nagkatawang tao, kaya talagang mayroong tao dahil nagkatawang tao nga. Ang tanong, saan mababasa na si Kristo ay hindi Diyos? Yun, ang talata yun. Basahin niyo po. Sige, ikalawang anong talata yun? Na si Kristo ay hindi Diyos? Ikalawang 1:1 Kapitulo 7. Ikalawang 1:7 Mababasa ba doon na si Kristo ay hindi Diyos? Basahin niyo po. Hindi, tanong ko sa iyo, mababasa ba doon sa ikalawang 1:7 na si Kristo ay hindi Diyos? Mababasa ba doon o hindi? Ako naman ako magbabasa. Ikalawang 1:7 Sapagkat nagkalat sa nilibutan ang mga mandaraya, ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo'y bilang tao. Ang ganoong mga tao ay mandaraya at laban kay Kristo. O ano ba tingin niyo kay Kristo? Hindi ko tinatanong kung tinatanggap ba siya bilang tao. Ang tanong ko, mababasa ba? Ay, binasa mo na. Wala mo na nakalagay dyan eh. Hindi, walang nakalagay dyan eh. Ang tanong kasi, saang talata na si Kristo ay hindi Diyos? Hindi tanong kung si Kristo ba'y tao kasi sa amin, nagkatawang tao nga eh. Kaya hindi, wala kaming tutol na siya'y tao. Kaya nga sa amin turo, si Kristo ay 100% human at 100% God. Yan ang turo sa amin. Bro. Kahit magkakapa ng ilang talata na siya ay tao, wala kaming tutol dyan dahil nagkatawang tao siya. Ang tanong, saan mababasa na si Kristo ay hindi Diyos? Okay na yun kasi kanina pa lang, unang tanong natin, ilan Diyos nyo? Tinanong natin, may doktrina bang tatlo Diyos? Wala sa naibigay. Doon sa Panginoon ko at Diyos ko, ano sabi yan? Nagulat. Meron ka bang maibibigay na talatang nagulat? Wala rin. Ayan na naman. Ito naman na sabi ba ni ating Panginoon Jesucristo na siya ay hindi Diyos? Wala rin. Kung saan saan kayo tayo dinadala. So yun, makikita mo, wala siyang batayan sa lahat ng pinagsasabi niya. So puro marites lang. Brother, sa susunod na lang siguro masyado nang na-delay yung mga puro pang kung wala kwenta sagot at wala po sa ulo kapatid. Okay na po yan. Sabihin lang po. Wala. May sasabihin po. Ano masasabihin? Nakalagay po dito, ayaw ninyong kilalanin bilang tao, pero kinikilala ninyong Diyos. Ay nako, ito basahin ko na lang. Bro, ano sabi niya? Hindi natin kilalanin, hindi sa tao. Paulit-ulit na nga natin sinabing tao siya at Diyos. Ang gulo naman ang kausap mo, bro. Hoy, napakasinungaling na ganito. Elementary. Bro, elementary. Ang sa aming turo, si Kristo ay hypostatic union. Union, may ano yun? Bano dyan, ikaw paliwalang nun. Hypostatic union. Union of Jesus human nature and divine nature in one divine person. Meron siyang human nature sa amin. Huwag mo sabihin, wala kaming turo na siya ay tao. Bro, tinagalog mo na nga, hindi na nga naintindihan in English mo ito. Pa. Tinagalog mo nga, hindi na naintindihan. Eh. 1:14 ng Juan, and Christ became a human being. Christ became a human being. Yan ha, pag sinabing became a human being, hindi talaga yan human being. Kaya nayroong human being kasi he became a human being. Wala kaming turo na hindi siya tao. Ang tanong sa iyo, saang talata na si Kristo ay hindi Diyos kahit isang talata lang? Ang daming mabasa si Kristo ay Diyos. Ito, 1:1 Ayan na, 1:1 tayo ha. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Oh, dagdagan pa natin. Ito, Philippians 2:6 Oh, nakadalawa na tayo. Christ was truly God, but he did not try to remain equal with God. May dalawa na ako, ikaw kahit isa lang. Saan mo babasa that Jesus is not God? Colossians 2:9 Ano yun, Junre? Colossians 2:9 ang dami.
Colossians 2:9, Romans 1:20 sa Tito 3:9. Si Second Peter, basta napakarami na ko po. Tito 2:13. Dami revelation. Sus. Tanong sa iyo ngayon, kahit isang talata lang na sinasabi talaga, Jesus is not God. Or kalahati lang bro dyan, baka hirap yung isa. Sige, no fear. Wala nga maipatita bro, wag mo nang kulitin. Yung Pilipos 2:7, balikan natin bukas. 2:7, balikan natin. Ay, bukas. Ano po, hindi bukas kasi meron akong talakayan with Peter Pendon. Lunes. Sige. Lunes. Sirado ako sa Lunes. Ano na lang? Sa Tuesday night. Oo, Martes. Bakit na yan? Sige. Yan ha. Dapat... Next time, siguro ito'y mumuna na confirm ng mga Bible scholar para hindi tayo lilitaw ba na private interpretation ba? Okay ha? Sige po. Okay, nandito na lang tayo ngayon sa gabing ito dahil alauna na kay John Ray. Alauna na kay John Ray. Alauna 8 na. Okay, so nandito na lamang tayo. Closing prayer na lang tayo kadiretso sa gabing ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of Heavenly Hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen.